malakas ay apoy babagsak na. Pumasok na wala ba ulit. Lumabas niya asawa. Yung nakasya yung asawa niya na si Michelle, asawa niya yung lalaki na kaligtas. Opo. Si Nanay Paulina, ano niya? Nanay po yun na si Michelle. Opo. Nanay po yun. Pati si Raisel na batang mata ba? O, anak niya ako, nagkakanit anak niya po. Anak niya po. May sapat mo pala si Maclaro? Opo. Yan na po yung una yung bata eh. Grabe! Saan mo ito po nagmula sa bata yung sunog eh? Saan, saan? Yung bata, yung magkatabi lang yung po yun eh. Hindi, sino yung pinagsimulan? Kay Juanita Redito. Ano niya si Raisel? Apo po. Ah, so yung Juanita Redito, senior to, senior. Apo niya, si Raisel. Ay, si Raisel. Opo. Ah, okay. Mas kapatid niya yung sinanay. Oo, alam ko, kilala ko siya. Kasi nga, di ba, kinuhaan ko na siya ng pilot, no? Doon na po sa ospital, nakalibuat po yun. Ah, si nanay lang nakaligtas. So, tatlo talaga, klaro, patay. Ayun. Sino daw po yung patay dyan? So, si Raisel Ann Santos nga, tama siya nga, yung namatay. 28 years old. 28, tapos si Paulina Santos, senior citizen yun, na mga nasa 63, ganun, mga ganun ang edad. Talaga, wala talaga lang. Tapos po si Raisel. Ano pinigil ni Raisel? Ay, 10 years old? Oo, yung 10 years old. Paano daw, ayun yung manaiwan sa loob? Kasi daw, ito daw Rachel na to, ililigtas pa nung asawa. Okay. Pagpasok daw sa loob, eh, malakas na yung apoy, babagsak na daw. So, lumabas na rin ang asawa niya. Okay. So, naiwan na talaga sila. Si Rachel naiwan? Oo. Pati yung senior citizen at saka yung bata? Oo. Sila na yung clan. Sila yung nakita pang may apoy sa katawan? Oo. Talagang ano, grabe. Parang hindi na nga talaga siguro alaga kaya, kaya hindi na talaga siya tumalon pa. Yung bata ayaw tumalon. Bali, kasi tumalon? Ayaw, pinapatalo ng so, lola. Hindi na talaga siya nakatalon. Nasunod na kasi yung buhok. Oo. Ayun. Yung buhok noon, kaya tumakbo na sa naiwan. Bali, lola lang ang nabuhat noon. Nandun ako sa ospital, yung lola. Nasusunog yung buhok ni Raisel, Ann? Oo, yung bata. Ayaw nila. Si Raisel? Opo, Raisel. Na okay. Parang kainik-indik naman kayo na ba? Ito na. Parang dahan-dahan. Ano yung talaga? Ang pangalan ba ito, Raisel? Ayan. Yung kalalaki. Ayan. Sunog yan dito sa barangay Pasong Tamo, Quezon City. May marami pang nawawala, marami pang nasugatan. Pero ngayon, sa pamilya pa lang yung nakakausap natin at binabanggit nila. Tatlo sa kanilang kamag-anak yung naiwan sa loob, nakita nila nasusunog. Sabi yung katrabaho sa KFC. Kaya makasawa nila. Ano po ulit pangalan niyo? Rizalinda Abillera. Rizalinda Abillera. Brother, salamat ah. Rizalinda Abillera. Mabala, pasok na! Ay, kitaan. Thank you. Excuse! Hindi pa kapasin. Pag-itiraan, pag-itiraan. Ano ka kalap? Ati Rita, pasok. Pasok na kayo mga. Ilan ang kami lang ako. Kung hindi ka sali, ano lang, usok lang kasi hindi tayo. Pasok na kayo. Pasok na dito ka. Nakamuna kay ate. Pag-usapan niyo muna kung anong pulirari ang isang tumawag na kayo. Ano sa barangay? Anong pulirari ang ano niyo? Norsam daw. Norsam? Tumawag ka na para... Ikot na koordinat natin sa barangay tapos para may tawag lang. Rada! Ay, pakatuloy mo. 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 Ay, pakatuloy mo.
Rosalinda Abillera. Rosalinda Abillera. Yung namamatay. Yung in-interview. Ayun, ay sumiya. So, yung pamilya nila yung positive? Yung sinasabi nila? Na, dalawa na. O, oh, nanakita daw nila mukhang bunan. Pero, kasi mahirapin tayo kanila. Kaya nga eh. Nakita nyo na po ba? Doon sa silip nyo na? Huwag muna po tayo pumasok dyan, no? Basta tayo pa, diskasya pa, ha? Alanganin pa ko tayo sa mga nilalas. Sige, doon lang nga muna kayo. Oh, dito muna ko kayo. Dito muna ko kayo. Para ano? Pero maghihintay dito. Yan. Tatlo daw yung nandun sa loob ng bahay. Nakita daw nila na nadaganan ang bahay. Tapos nag-aapoy daw yung katawan. Hindi na nila nailigtas. Rachel Ann Santos. Ilan taon na siya po? Ano rin dito? Sunod na sunod? Nasa? Nakita niyo na? Nakita daw yung ano. Pero hindi pa nila makuha. Ito, nandito sa loob? Ayun na yung sinisilip nila. Doon yung batay. Binabay doon nila. Ha? Ah, na-video na? Picturean lang. Picturean lang. Picturean? Sunog na sunog. Ayun, doon banda. Doon banda, pare. Ayun, doon. San dyan, ayan, yung nilalakaran nila. Oo, pwede ka na. Lalapitan natin. Mainit-init pa. Ayan. San daw yung bahay? Ito? Dito? Ito, nandito. Yun nga ang problema ko eh. Kaya ako nag-chinelas kasi ito. Baka bumagsak yung kahoy na yun, no? Yung mataas na yun, no? Ingat ah. Tati! Init! Diyaka na lang, diyaka na lang. Matibo ka. Matibo ng tako. Hirap na. Sige, sige, sige po, sige po. O, ihawi. Urong muna, urong konti. Masang sarin dyan, no? San, sir? Ito. Saka tumisyo rito sa gilid. Saan yung babae? Ito ata yung apo ay. Ah, siya yung apo? Ito ata yung sa ano. Tanda daw sa akin. Okay, tiga. Tapos ayun yung... Tanda daw po ata. Ay, grabe. Ito, yan yung iniilawa mo. Yung may gulay puti. Oh, yan. Yung ulo yan eh. Sino yan? Hindi ko lang po alam kung sino yan. Sige. Ako kung na ano daw na ano. Sandali, sandali, boss. Sige po. Sir, sige po. Sige. Ito yung isa. Hindi na sila makilala parehas. Hindi na makilala. Ito ba? Oo, oh, yan. Ito mismo. Yung pinipicture nila. Ayan. Ayan yung mismo katawan. Ayan. Tapos ito yung isa. Magkasama. Hindi kaya magkasama yung dalawang yun? May ano rito. May division. Nakadapa siya. Nakadapa siya. Ito. Nakadapaan lang yun. Parang... Ah, may maliit pa siyang dinadapaan. Dalawa. Ito yung isang katawan. Ano na lang yung tapos niya ng mga pata nakatagilid. Eh, matay oh sa ilalim. Sandali lang. Nakatagilid kasi ito naman nakadupa na nakayuko.
Parang yung isa na-shock kasi siya yata eh. Na-shock. Dumupang ganun eh. Sige daw, daw, daw. Sige. Okay lang. Sige, isang ano lang. Isang ikot lang. Ito matamba siguro ito eh. Ang sobrado, may sombrero kasi. Mataba po pa yun. Ha? Mataba. Hindi rin pala talaga mamumukaan. Hindi, hindi na. Ito. Ito. Bagay ito, may late pa. Ito siguro yung, ano, yung asawa, yung 24 years old. Bumagsak sa sarekiya ito. So, na second floor daw po yan eh. Na second floor, tapos hindi na binalikan na ng asawa. Meron pa raw yung bata eh, na 10 years. Ito yung bata. Ay, ito yung 28 ata, yung may asawa. Sunog, pambila. Ba, yung ulo, baka tumama rito yung ulo. Ayun na yung mata na yung dulo. Ito pre, oh. Ito? Oo, ayan. Matanda ba ito? Parang, tas yung isa sa kaliwa. Nasa kaliwa yung isa. Kasi isa. Ito yun oh, nakadapa, nakangigod siya. Ayan, siya yan. Isa na lang siya nawawala. No? Yung bata yung chip ano? Ito pala yun, ito yung matanda. Eh? Ito yung matanda. Ito yung matanda, yung 63 years old. Si Juanita. So, yung sabihin, ito yung matanda. Nandito rin yung isa. Oh. Chip. Chip. Huwag ka na magalit ako. Ay, sige, sige, sir. Pabuhay sa. Sige, sige. Tapos ito, sir. Ito, ano? Yeah, sige, sir. No problem. So, thank you. Ito yung Rachel, ano? Oh. Rachel. Saka ito yung Juanita. Oh. Parang ay yung... Ang simple ito. Talo na ko pa mata. Sirap ito na. Hindi pa eh. Yung kalaba ito ba, ano? Online kami. Doon may apoy pa rin sa likuran na ito. Ayan o. Saka ito. Oh, flash, flash. Dalawa ko. Pag-aaral pa rin sa mga. Bali, dalawa pa rin. Dalawa pa lang. Ay, may inaano pang bata rin siya. May inaanak bata pa. May isang bata. Hindi, kung ano may... Ano yung... Ano yung... Ah,
Okay, sa kaka, no, dalawa na nga. Ito nga, kumpirmadong patay. Dito nga sa sulog na naganap tayo sa residential area. Dito sa barangay Pasong Tamo, dito sa Quezon City. Natagpuan na, no, ng matauhan ng Quezon City Fire Department at ilang mga volunteer. Ito nga, dalawang labi, ano, ng residente na kinilalang sina Paulina Santos at Rachel Ann Santos. Pasintabi, ano, doon sa mga maagang nag-uumagahan ngayon, ay halos hindi na makilala yung katawan nitong dalawang biktima dahil halos matupok yung kanilang katawan kasama nung kanilang bahay dito nga sa sunog. At numatagpuan, kaka, yung katawan nitong dalawang biktima, eh halos nahirapan yung mga bumbero dahil bukod sa madilim na rito, eh natabunan pa sila ng mga kahoy at ng mga yero galing nga doon sa nasunog nilang bahay. Samanta, isang 10 taong gulang pa na batang lalaki na si Ryzen Redito, yung patuloy ang pinaghahanap pa yon na matauhan ng Quezon City Fire Department na napaulat din kasamang nawawala dito nga sa nasunog na nilang Oy! Ayun, may mga bumabagsak pa kasing debris katabi kasi nito yung isang puno na halos natupok din eh. Kaya may bumagsak na sa... Oo. At kakabinabagit sa atin, ano, nung kamag-anak nitong dalawang biktima, na si Milagros Antico, eh nung nagaganap yung sunog, eh isa-isa na lang silang umalis kasi nga dahil nga sa makapal na usok na galing sa bahay nila. So talagang inakala nila na nakalabas na itong dalawa, itong matanda at itong binabagit na pamangkin nito, yung pala eh hindi nila iakalain na naiwan na sila dito nga sa loob ng kanilang bahay. Bukod dito, may 3 katao din na nasugatan dito nga sa sunog na dinala sa pinakamalapit na ospital. Lumalabas nga, no, sa initial investigation itong mga tauhan ng Quezon City Fire Department na nagsimula yung sunog dito nga sa kusina ng bahay na pag-aari ng isang Juanito Redito dito nga sa number 172 Rocky 1 Extension bandang alas 11:43 ngayong gabi. Pero ngayon, ano, ay patuloy pa rin yung kanilang sinasahog ng follow-up at kanilang investigation at patuloy pa rin yung mapping up operation itong mga bumbero para makita na hindi na kumalat pa yung apoy sa mga katabing bahay dahil na may mga pag-apoy pang natitira dito at talagang wala na, hindi na mapapakinabangan itong halos 15 bahay na nasunog na dito sa Barangay Pasong Tamo sa Quezon City. Ako, si Luisito.